Ayun guys, ang kasama ko, ang aking pamangkin, maghahatid kami ng sound system. Medyo malayo pa ang aming tatakbuhin. Siguro mga 50 kilometers pa. Oh no! Malayo-layo pa. Ayan. Yan ang mga gamit ng aming hatid. Malayo pa ang aming tatakbuhin. Tricycle lang ang aming gamit. Malayo pa mula sa lugar na ito. Siguro mga 50 meters pa. Oh no! Ganyan talaga ang buhay sound system guys. Kahit malayo, sige lang, ihahatid lang. May aakyatin pa kaming mga matataas na lugar. Itignan namin kung kakayanin. Ito lang muna ang aking dinala. Kaya hindi kakayanin ng tricycle. Kasusunod na siguro yung iba. Ito, isang bus lang muna ang aking dinala. Dalawang pang mid. Bali, dalawa yung bus ko at apat na mid. Siguro sa susunod na yung iba. At ito yung aking mga amplifier sa loob. Ayan, mga amplifier na symbol. Mga symbol ko yan guys. Ito yung aking mixer. Nakakahon pa siya. Ibang equipment ko. Medyo malayo-layo na rin ang aming tinakbo. Siguro yung mga nakaisang oras na kami. Oh no! Madalawang oras pa to kasi mabagal ang takbo pag tricycle. Halos tumatakbo lamang ng pinakamabilis na 40 to 50. Sadyang napakahirap ang buhay ng sound system. Lugo at pawis, maihatid lamang. Ayun o, yung mga katulad kong may mga sound system, siguro ganito rin ang dinadaras ninyo. Masyadong mahirap. Malayo, kahit malayo ang travel, sige lang. Ayan, ito yung lugar na aming tinakbo. Simentado naman siya, kaya lang ito talagang sadyang malayo. Pahinga muna kami dahil mainit na yung makina. Tapos siguro tumakbo ng mga isang oras po ulit. Pahinga po ulit. Dahil masyado nakakapagod din sa pag-drive. Mabigat. Lalo na itong aking sub sa ibabaw ng tricycle. Medyo mabigat siya. Siguro mga 10 kilos siguro to. Mabigat-bigat din. Guys, dito kami sa kalsada ngayon. Mamaya-maya ng konti, may aahunin kami. Primera lang siguro. Kung di kakayanin, itutulak. Dahil medyo mahina sa hatakan itong aking tricycle. Ayan guys, titignan natin kung makakaahon. Ayan guys, babanat na naman kami. Thank you.
sa banda ang unahan, guys. Yung may ahaw rin to, natin kung kakayanin. Tapos eh, ang ahon, pero meron pa kasunod. Soft drinks, mabuhaw na. Ayan, pahinga muna kami dito sa may malapit sa may tindahan.
pangkinita, guys. Magmimerienda na. Oh, no! Guys, maganda ang lugar nito. Panikian. Marami nagpapahinga rito. Lalo na siguro pagdating ng Pasko, marami magpapahinga rito.
Ayan, papahinga muna kami. Maya-maya ng konti, kalarga na naman kami guys. Halos 2 oras na yata kami tumatakbo sa kalsada. Pero malapit-lapit na rin kami sa aming destinasyon. Ayan guys, sa likod ng mga punong kahoy na yan, meron dyang lake na mayroong mga isda. Mga isdang tabang. Kung makakapunta kayo dito ng personal guys, masarap magpahinga rito. Ayan o, mga naglalaki ang puno. Virgin forest pa ang tawag dito. Check muna natin mga gulong ng tricycle. Okay, ayos pa. Check ang mga tali. Sarap magpahinga dito guys dahil maraming puno. Malilim. Bali doon sa bandaro ng lake niya. Ayan guys, masarap magpahinga rito sa lugar na to. Ayan. Marami nagpapahinga rito kuminsan. Isa sa magandang tanawin dito sa aming lugar, sa Occidental Mindoro. Yan kaya siya tinawag na Panikian Lake. Ito. Ito yung estatwa ng malaking paniki. Ayan guys, oh, kaya siya tinawag na Panikian Lake. Mayroon napakalaking paligi rito dati. Ayan, ito. Ayan. Ito yung paligi. Itong lugar na to ay maraming paligi dati. Yung ginawa na lang pahingahan itong lugar na to. Yun, ang aking pamangkin. Papahinga muna. Pahinga din ang aming motor. Yan, mainit na ang makina. Ayan, maraming puno dito, malamig. Masarap magpahinga rito. Kasama mo ang yan ang guys, oh. Napakalaking paniki. Kaya tinawag na paniki yan, eh. Malaking paningi. Okay.
Kaya tinawag na Panikian Lake tong lugar na to dati, napakaraming paniki. Ayun. Ewan ko lang ngayon guys kung mayroon pa. Baka na, ubos na siguro ng mga hunters.